guys, that is another TV repair. So, welcome back to my channel. So, karon TV po tayo. So, mayroon tayong TV. No power. So, kakabukas ko lang. No power siya. Pero sabi ng mayari, napatingin niya daw sa ibang shop. Kaso sabi, wala nang pag-asa. Wala na daw pag-asa. Kung sa pag-ibig pa, walang forever. So, ngayon, initial check tayo. Check natin kung may secondary output ba sa supply. So, check natin secondary supply. Set ko sa diode. So, wala. Wala. So, parang ibig sabihin walang ano, hindi gumana yung meron siyang 322 sa primary. So, parang hindi gumana yung ano niya, yung primary section, yung regulator niya. So, check natin kung meron bang shortage sa secondary supply. Kaya walang output yung chopper. So, hindi naman. Mayroong 0.3 volts na drop sa voltage. May 0.2 volts. So, ibig sabihin, walang shorted sa output. Sa mga kapasitor, wala din. Wala din. Sa 12, wala pa rin. So, ibig sabihin, yung regulator, may problema regulator. So, para madali, modes natin sa 4 wires. Kasi, yun yung pinakamadaling solusyon. Kasi pag maghahanap pa tayo ng itong PWM na chip, matatagal na tayo. Meron tayong converted na 4 wires. Meron na. So, kabit na natin. So, ito, hindi na ito 4 wires. Naging 3 wires na lang. So, hindi na siya naka-monitor sa dito sa circuit na ito sa secondary. So, sa primary na lang siya. Testing natin. So, pag mga power supply troubleshooting, kailangan talaga na meron kayong mga fuse bolt para safety sa pagsabog. Una natin gawin is tanggalin natin yung PWM. So hindi sumabog yung fuse. So ibig sabihin yung PWM hindi na gumagana. So hindi shorted yung kuan, hindi defective yung MOSFET niya. So ito lang talaga ang PWM ang hindi gumana, hindi na nag-oscillate. Kaya walang oscillation, walang output yung secondary. So, tanggalin natin itong PWM at saka regulator, MOSFET, tapos kabit natin itong 4 wires. So, before that, discharge muna natin yung... So, again, itong mahiwaga kung pang discharge. mga isang buwan o dalawang buwan pa na quarantine, hindi pa itong mauubos. May isang rule na permit.
Yung tanggal na yung MOSFET, ayan, umuusok pa. Woo! So, kabit na natin ito. So, ito mga guys, itong block is usually sa ground talaga ito. Sa ground, tapos itong red sa drain. So, itong aking yellow is sa feedback. So, kabit na natin. Testing muna natin. So, hindi natin muna ipapainal. Testing lang muna natin. So, kabit natin yung red sa drain. Check natin kung kadalasan na sa number 3 yung feedback. Ay, dito pala sa number 4. Number 3 is ground, number 4 yung feedback. Sorry for that. Okay. Okay. So tamang-tama na. So dapat continuity check talaga kung saan ang ground. Double check natin ulit. Number 3 is ground. Ayun, shorted. Check natin sa 4. Ayun, hindi. So 4 ang feedback. Oh, tama dito sa ano, 4 din yung nakalagay. So ayan na. Ang dali, guys. So dito yung red na wire, is ang drain sa ilalim, nakakonect sa negative sa ground sa kapasitor. Tapos yung yellow naman nakakonect sa number pin 4 sa optocoupler para sa feedback. So yan mga guys, yan yung 4 wires na na-modify natin, ginawa nating 3 wires. So thanks sa Solid Vito, yung mga discovery na yan through the effort of the Musketeers Vito. So meron pang isang technique sana, hindi na natin ginawa kasi nagmamadali tayo. I-check muna sa oscilloscope yung PWM sa regulator. Kaso ano na, nagmamadali tayo, tapos ano naman, klaro naman na hindi gumagana talaga yung saksak natin dito sa my fuse bulb na nakaset sa 100 watts. Cross finger. Okay, makikita natin dito yung result. Yeah. Meron ba? So hindi iilaw yung ano, yung fuse bulb natin. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3, ready, fire. So, tanggal muna natin. Check natin dito sa
Right and back. Ano nasira yung board sa tag kukukun sa mga ano? Oy. Hindi stable, fluctuating. Kapasitor na ano parang mahuhulog na ata. Meron talaga mga ano. Basta galing na sa ibang technician, lalo na kung walang alam sa LCD. Hindi nagaganda yung board kasi maraming maraming ginalaw. Kumapit ka ng mabuti dyan. So kapag hindi nag-normal talaga ito sa using sa 3 wires na gimodify ko, gawin palitan natin ng 4 wires na module para stable talaga yung kandari. Sige, testing ulit tayo. Testing ulit. Hindi talaga stable. So palitan natin. Baka sira yung feedback circuit ng sa board. Salamat, meron pa akong pusang 4 wires. Dahil sa crisis na ito, ubos ng mga 4 wires. Minsan kasi pag ano, sira yung feedback, hindi mag-normal talaga yung output. Minsan wala talagang output. Ayo. Hoy.
dalawa mga guys para may-ari na to. So, may-ari talaga ang naghihintay, guys. dumating. So, pinahintay ko muna. Blue is ground, sa secondary ang blue. So ang yellow is yung positive side ng secondary. So ngayon guys, meron na tayong 4 wires na ginagamit. So check natin, pihit muna natin ng kunti kasi mag-a-adjust tayo pag hindi siya abot ng 12 volts. So, ground, okay. Check natin kung fluctuating pa ba siya. So hindi na fluctuating. So adjust natin, gawin natin 'Di ko mahawakan yung napalitan natin ng clip. So ayan na. So balik. So meron tayong 7 volts. Gawin natin 12. Unti-unti lang. Ayan na. So, meron na siyang standby. So, check natin kung magpa-power ba siya. And meron ng ilaw backlight, so mag-standby ulit. Okay, kaya ay dahil sa ano ko, dahil sa fuse bulb ko set sa 200 watts. Kasi pag load sa backlight, tumataas yung draw ng current sa circuit, kaya may ilaw yung 100 watts ko. So ibig sabihin, mas mataas pa sa 100 watts yung kinakain ng unit pagka ma-under na siya. So ngayon,
200 watts na tayo. Testing. Palpak, hindi ko nalagay yung tikol. Hindi ko pa pala. Hindi ko pala na. Kalak pa kaya lang display. Ayun, nakalimutan ilagay yung sa pano. So, sige natin. 12 volts. Nagbi-blink na yung indicator niya. Ayun! Ayan na. So, successful guys. So, ayan po. 4 wires na lang po ginamit natin. So, sa 4 wires, yung red is drain, so means doon sa drain sa MOSFET. Yung black is ground, yellow is positive secondary, secondary positive supply, at yung blue is secondary ground. So yan po ang pagkabit ng 4 wires. So sana po may natutunan kayo. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe po, and anaran din yung notification bell para may pag may mga bago tayong video na makikita nyo po yung mga ina-upload ko. So ngayon, salamat sa pagpapanood sa how to repair and how to modify power supply defective. So yan po, na modify po natin using 4 wires kasi sira na yung PWM ng original niya nga parts. So instead na maghanap pa tayo ng pwede ka ipalit modes na lang, madalian. So sige, salamat po, bye bye.